We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Narito na ang mga unang balita. Presyo ng gulay sa ilang pamilihan sa Dagupan City, doble ang itinaas dahil sa kakaunting supply ngayong tag-init. Ang detalye sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Halos walang nakadisplay na panindang gulay si Aling Fernanda sa Malimgas Public Market. Wala rin daw siya halos mabiling gulay sa Bagsakan Market sa Urdaneta City dahil sa kakaunting supply. Kasabay nito, doble na rin itinaas sa presyo ng gulay. Kaunti ang napipitas. Dahil sa tag-init. Naipapaliwanag naman daw ng maayos na mga tindera sa mamimili ang biglaang pagtaas sa presyo ng gulay. Sa sobrang init kasi ng panahon, halos wala nang naaning gulay ang mga magsaka. Kailangan mong bilhin. Kasi araw-araw mong ginagamit to eh. Gulay, palakas ng katawan. Patuloy ang monitoring ng Office of the Provincial Agriculture sa mga sakahan sa probinsya. Inaalam ang kasalukuyang sitwasyon sa mga taniman ng gulay. Natural occurrence, pag ganitong time, siyempre yung mga ilog natin, bumababa ang water level. Apektado na rin ng mainit na panahon ang mga magsasaka sa Benguet. Karamihan sa mga magsasaka, hindi na raw muna magtatanim ng gulay, lalo na kung walang sapat na patubig. Pero tayong talagang walang tubig, hindi kami magtatanim, ma'am. Nakaalalay ang Department of Agriculture sa pangangailangan ng mga magsasaka sa Benguet na una na nag-abiso ang DA sa mga magsasaka na magtanim ng mga drought-resistant crops. Jasmine Gabriel Galban, para sa Mornings with GMA Regional TV. Dalawang LPA sa loob at labas ng PAR binabantayan ng PAGASA. Naritong report. Dalawang low pressure area na ang binabantayan sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Namataan ng PAGASA ang unang LPA, 95 kilometers silangan ng Puerto Princesa City, Palawan. Habang ang ikalawa, nasa layong 1,365 kilometers silangan ng Mindanao at nasa labas ng PAR. Sa mga nabanggit na LPA, ang nasa bandang Palawan ang may tsansang maging bagyo. Sa ngayon, nagpapaulan na ito sa Palawan, habang ulan na dulot ng Intertropical Convergence Zone, Easterlies at mga local thunderstorm ang mararanasan sa iba pang bahagi ng bansa. Maayos ang magiging lagay ng panahon ngayong umaga sa halos buong Northern at Central Luzon base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit ng hapon, asahan na ang pag-uulan sa ilang panig ng Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon at Cagayan. Kung hindi magiging maulap o maulan sa inyong lugar, mamayang gabi ay maaari niyong masaksihan ng penumbral lunar eclipse. Ito ay ang pagtakip ng anino ng Earth sa liwanag ng buwan. Pero dahil penumbral, hindi gaano madilim ang aninong pagtatakip sa ating buwan. Pwedeng-pwede niyong saksihan ang lunar eclipse umpisa 11:12 na mamayang gabi hanggang 3:34 na madaling araw bukas. Claire Lacanilaw para sa Mornings with Jimmy Regional TV. Makikita sa CCTV ang pagsalpok ng SUV sa truck sa National Highway na Barangay Nagidayan, Bantay, Ilocos Sur. Sa lakas ng impact, sumiklab ang sunog sa harapan ng SUV. Agad namang rumisponde ang awtoridad. Ligtas ang driver ng SUV at mga sakay ng truck. Ayon sa PNP, nakaidlip ang driver ng SUV sanhi ng aksidente. 17 dinamita na kumpiska ng Maritime Police sa isang abandonadong motorized bangka sa Limay, Bataan. May ulat si Russell Simorio.
17 dinamita ang narecover ng Maritime Police sa isang abandonadong motorized bangka sa dagat na sakop ng Limay, Bataan. Ilan pang gamit sa ilegal na pangingisda tulad ng compressor at fishing net ang nakumpiska sa operasyon. Ayon sa Maritime Police, nakatanggap sila ng report mula sa concerned citizen kaugnay sa illegal fishing activity ng isang grupo na sakay ng motorized bangka. Pero bago pa man dumating ang pulisya, nakatakas na umano ang walong individual. Sir, natulugan po nila yung pagdating ng mga tropa. Ngayon sir, yung mga walong sakay po ng bangka nasitakuhan sir. Pinilit na lang po natin ma-identify yung mismong may-ari sir kasi responsible siya pagdating sa ganyan sir. Natunton ng Maritime Police ang may-ari ng motorized bangka. Kasama rin siya sa mga kakasuhan ng otoridad. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa illegal na aktibidad. Hinigpitan pa ng Maritime Police ang kampanya kontra sa paggamit ng dinamita sa pangingisda. Nakakasira sa mga coral sand, sir. Hindi naman kasi agad-agad na tumutubo yung coral, sir. Once na kasi yan, sir, masira na, sir. Wala na magiging tirahan yung mga isda natin, sir. Pati yung mga similya natin, mamamatay pagdating sa ganyan, sir. Ayon sa Maritime Police, sisirain ang mga nakumpiskang gamit sa illegal fishing para hindi na mapakinabangan pa. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Isa patay habang tatlo ang dinala sa ospital dahil sa insidente ng pamamaril sa isang medical building sa Atlanta, USA at dalawa patay dahil sa pagbaha sa Italy. Tunghayan sa Globalita. Patay ang isang individual habang dinala sa ospital ang tatlong iba pa matapos mabaril sa nangyaring pamamaril sa isang medical building sa Atlanta, USA. Ayon sa Atlanta Police Department, nananatiling at large ang suspect. Dahil dito, inilabas ng kapulisan ang apat na larawan ng suspect upang mapabilis ang paghahanap. Makikita sa larawan na nakamas ang suspect at nakasuot ng sweatshirt at mayroong backpack. Makikita rin sa isa pang larawan na itinutok niya ang kanyang baril. Pinayuhan naman ng otoridad ang mga residente malapit sa lugar na mag-ingat. Patay ang dalawang katao matapos maranasan ang torrential rain sa Northern Emilia-Romagna region ng Italy, kabilang sa nasawi ang isang 70 taong gulang na lalaki na tinangay ng tubig baha. Natagpuan ang katawan ng biktima sa isang gumuhong bahay. Ang pagbuhos ng malakas na ulan ay naranasan matapos ang ilang buwang tagtuyot. Jeric Pasilyao para sa Mornings with GMA Regional TV. Cast ng Voltes 5 Legacy, ibinahagi ang kanyang intensive training para magampanan ng maayos ang kanyang karakter. Tunghayan sa report. Excited ng marami na mapanood ang Voltes 5 Legacy sa telebisyon. Hindi lang ang production ang pinaghandaan, sumailalim din sa intensive training ang cast para magampanan ng maayos ang kanilang roles. Ang mga ito, nagagamit din daw nila in real life. Sa mga fight training namin na honestly, natulungan ako nung magbigay ng disiplina sa parang everyday things that I do. Hindi lang sa martial arts, diba? Napakalaking factor sa akin yung disiplina. Kasi katulad yan, diba, sa pagka nasa taping ka, kahit hindi naman talaga totoong martial arts minsan yung ginagawa para cinematic yung itsura, diba? Yung disiplina na nagagawa namin sa set, nagagawa ko rin sa araw-araw na buhay ko. Siguro natutunan ko kay Zardos yung mga fight scenes niya. Kasi first time ko gumawa ng show na napakaraming fight scenes. Hindi naman ako dancer . So hindi ako sanay sa mga fight scenes. So ngayon, parang ayoko naman ma-apply sa totoong buhay. Pero yung sword fight, medyo gumaling ako . Yes, actually, nag-train ako ng sword din also. Pero hindi ko siya nagamit. Pero I think yung pinaka natutunan ko sa kanya is to stay healthy. Especially nag-start kasi kami mag-taping during pandemic. So yun talaga yung pinaka-importante, to stay healthy. Magiging matinding balakid sa Voltes team ang Buzanian, kung saan kabilang sina Prince Zardos, nagagampanan ni Martin Del Rosario, at Zandra, nagagampanan naman ni Lizelle Lopez. Huwag palampasin ang Voltes 5 Legacy simula Lunes, May 8, 8 p.m. sa GMA Primetime. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Tradisyon ng karera ng mga bangka simula na Quezon muling umarangkada. Mga babaeng mangingisda, bumida. Naritong report.
Nagtapatan ng lakas, diskarte at syempre, husay sa pagsagwa ng mga mangingisda sa barangay Patabog mula na Quezon. Break muna sa pangingisda. Racing circuit nila ang dagat para sa kanilang bangkarera. Ang taunang aktibidad, pagpapakita raw ng mga residente ng masaya nilang tradisyon bilang isang fishing village. Bahagi rin ng advokasya ang patuloy na pangangalaga sa kalikasan. Recently, nagkaroon ng fish landing center dyan sa Barangay Patabog. So, isa rin yan sa hina-highlight kasi gusto po namin na mas maparami o mas mabuhay ang trading ng mga isda po dyan sa Barangay Patabog. Hindi rin naman nagpadaig sa pagsagwa ng mga kababaihan sa barangay. Girl power, ika nga, bangkang demotor o desagwan, pasok daw yan. Women empowerment, siguro hindi lang tayo sanay. Meron din po mga mangingisdang mga kababaihan po dito sa Mulanay. Kaya very exciting. Hudyat na rin daw ang bangkarera sa nalalapit na pagbubukas ng Coco Lunay Festival ng Bayan. Mula sa Mulanay, G naman tayo sa Gumaca. Inaabangan na kasi sa May 15 ang pagdiriwang ng Aranyat Baluarte Festival kung saan bubusugin ang mga mata mo sa tumpok-tumpok na mga gulay at prutas na tinatawag na aranya at ang arko kung saan nakadisplay ang mga ito ang baluarte. Pasasalamat sa kanilang patron San Isidro Labrador ang selebrasyon dahil sa masaganang ani. Paul Hernandez para sa Mornings with GMA Regional TV. Napuno ng saya at sagana ang selebrasyon ng kapistahan ng Bugey Cagayan. Sa mahigit isang daang lechon na inihilera sa bayan, sino ba naman ang hindi matatakam? Sabay-sabay itong niluto kasabay ng selebrasyon ng kauna-unahang lechon festival at sabay-sabay na nilantakan ng libo-libong residente at bisita. Bukod sa pasasalamat sa biyaya, layunin din ito na isulong ang pag-aalaga ng baboy sa bayan bilang alternatibong kabuhayan ng mga residente. Magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, truly fun and amazing morning ang hatid namin sa inyo ngayong umaga dahil makakasama natin para makipagkulitan ang mga host ng GMA Noontime Variety Show na TikTok Clock. Mga kapuso, please all welcome Mamang Pokwang, Rabia Mateo, Jason Gainza at Kuya Kim Achenza. Yes! Hello, hello! Hello, Mo! Good morning and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Yes. Good morning, morning! Good morning! Magandang umaga! Maraming salamat sa pagbisita sa Dagupan City. Una sa lahat, kumusta kayo ngayong umaga? Rabia? Ay, napakasaya po. First time ko po kasi dito sa Dagupan. Mm-hmm. And I'm very honored na kasama ko sila, lalong-lalo na si Kuya Jason. Na-enjoy po namin talaga yung pagkain. At iba yung energy when we had the Kapuso Night few days ago. Grabe, makita mo talaga mga taga Dagupan. Masayang-masaya sila na nakita nila kami at ganun din po kami. So sana maulit po next year. Sana po maulit po. Ang tuwan-tuwa kami dahil nakapag-perform ako ulit no after last time na nag-Bangus Festival ako was 2008. Oh, now, I'm with my TikTok Lock family. Yes. May GMA Kapuso na mga supporters. Very, very taas ng energy. Siyempre. Thank you. And thank you so much at naging bahagi kayo ng Bangus Festival 2020. Thank you for inviting us. Basis mga Bangus, kami na bahala dyan. Okay. Pero gusto ko magpasalamat sa GMA Regional Television sa pagpapakain sa amin ng napakasarap na pangasinan food. Yes, at mga patay ko. Yung pigar-pigar ba yan? Pigar-pigar. Karabip yun, Kuya Kim. At saka yung karabip yun. Kaliskus. Kaliskus. Pag-aaralan ko yun. O, spoil ko. At saka yung mga patay out, maraming salamat po. Thank you. Mamaya pa pagkatapos ito, kunin ko. Wala kami dito sa bahay. Mawawala na kami ng upuan. Ah, sige. Okay. Kayo ay araw-araw na napapanood sa TikTok Clock bilang masasaya at makukulit na host. Ay, sa likod ng camera, paano naman ang bonding nyo together? Kain. Oh, we love to eat. We love to eat. Nagsama-sama kami mahilig magsikain. And, chismisa. Ah! At saka, bagamat may, may kanya-kanyang dressing room ang marami sa amin, meron kaming bonding dressing room. Yung isang dressing room na doon kami nakatambay lahat. Okay. In between takes, so in between sets, nandun kaming lahat. Lunch. At nagkakuntuwa lang. Ang pinag-uusapan namin, minsan personal life, update minsan mga... Kasi yun yung wala, yun ang pinag-uusapan namin. Biglang may iiyak. Minsan nakakatawa, minsan nakakalungkot. Sino minsan malalim, ikaw. Ako! Ako,
di ba? Si Mumang. Pero tapos na yon. Tapos ano ba nangyari doon, Mumang? Huwag mo nang ulit-ulitin yun. Ay, sorry. Ngayon, tears of joy na kami. Yes. Siyempre, dahil summer season, may vacation plans na ba kayo? Kung pipili kayo ng lugar dito sa North and Central Luzon na gustong puntahan o pagbakasyonan? Dagupan! Dagupan, siyempre. Ano yon at bakit? Marami, may magaganda raw na dagat dito sa Dagupan. Ako, hindi ko pa nililibot eh. Sa Pangasinan siguro. Bulinaw. Bulinaw yan. Hindi pa, hindi ko pa narating yan. 100 Islands. Yes. Salaminos. Uy, hindi ko nga narating 100 eh. Hindi ko narating. Ako, tents lang. Tents. 20s. Vegan City. Pwede ako, bukod sa Dagupan, dadaling ko yung mga anak ko sa La Union. Mga surfer kasi mga anak ko. Eh. San Juan. So, San Juan. Naalala ko, the last time I was here, mga few months ago, yung anak ko, Jose, si Jose, yung panganay ko, piloto yun eh. Sinurpresa niya ako, nilipad niya ako dito. Ay, oo, yun yun. Oo. Oh, dumanding kami dyan sa merong airbase, no? Malapit sa airport? Poro Point. Sa Poro Point. Poro Point. And then, nag-surfing siya ng buong araw, tapos nilipad niya ako pabalik. Sabi ko, galing naman, sinurpresa mo ako. Papa, you have to pay for the plane. Yung pala kung buy your plan, mahal pala. Pero okay lang, sulit naman. Oo, at dahil, syempre, dahil bihira lang dito yung anak ko eh. Mm-mm. So marami kayong madi-discover ngayon sa North and Central Luzon. Yes. Mga beach yun, mamaw. Sige, sige. White Sand Beach, sa western part ng Pangasinan marami doon. Medyo malayo nga lang. Ang laki ng Pangasinan, no? Oh, oh. Lastly, please invite ang ating Kapuso viewers to always watch and support TikTok Lock. Ayan. And saan pa nila kayo pwedeng i-follow? Rabia. Ako na po mag-uumpisa. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok at subaybaybay sa TikTok Lock. Araw-araw po yan. 11:15 a.m. sa GMA po. At sana supportahan niyo din po ako bilang Tasha Alumihan sa nalalapit na Royal Blood. Kasama ko po dyan si Kuya Ding Dong Dantes. Kaya mga Kapuso, maraming salamat po talaga. Ayan. Monday to Friday po, TikTok Lock. Makisaya, makitawa, makilaro, makilundag. Premyo, prera. Premyo, di ba? Baliw. Ganda ng close-up mo kay Mamang. Oh, ganda-ganda. 11:15 a.m. po yan. Ako, moreno. Akala ko nga si Lucilu eh. Ganyan. And maraming salamat po sa patuloy na tumatangkilik po sa amin. Maraming thank salamat. Thank you guys. And follow me on Instagram. It's pokwang27. Ay, maraming salamat po sa pagtutok niyo po. Lagi po, araw-araw po sa TikTok Lock. Marami po kami napapasaya. Sana po marami pa po kami maisip na segment na talaga pong kayo po ay mananalo ng milyon-milyon. Darating yan, darating yan. At ako po yung mapapalo niyo po sa Kabayan Jason Gainza sa Facebook, tsaka Jason Gainza po ng YouTube, at I'm Jason Gainza naman po sa Instagram. Sa lahat ng mga tiktropa, maraming salamat po sa mataas na ratings na binibigay po ninyo sa TikTok Lock. Ang TikTok Lock po ay magwawalong buwan na. Magna 9 months na. Actually, 9 months na kami. At maraming salamat. At tumagal kami ng ganito katagal. And we expect to be here for at least 10 more years sa suporta po ninyo. So lalo namin gagalingan at lalo namin huhusayan dahil po talagang inspired kami na maging the best that we can be. Thank you. Maraming salamat po. Mataba po ang puso namin in behalf of isa pang kasama namin na si Faith na naipit po sa traffic at hindi makapunta rito. Wala pa mong makeup. Wala pa mong makeup. Pero ganun din ang gusto niyang paabot sa inyo. Yes. So kami po isang pamilya na nagsasama-sama at nagmamahalan para pasayahin po kayo. Yes. Pwede niyo pong sundan si Kuya Kim sa 24 Horas, sa Kuya Kim Manana, at gabi-gabi sa GTV sa Dapat Alam Mo. Maraming salamat sa inyo, Rabia, Jason, Kuya Kim at Mamang Pokwang. Ingat kayo palagi. Bye-bye! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Legazpi City sa Albay at mga isla sa Camarines Norte, binisita ng 180 dayuhan na sakay ng isang international cruise ship. Tunghayan sa report. Isang grupo ng mga dayuhang turista ang bumisita sa ilang lugar sa Bicol Region. Sakay ng isang international cruise ship ang nasa 180 katao na kinabibilangan ng mga German, Swiss at iba pang Pinoy
na nakabase sa ibang bansa. Unang nakarating ang mga ito sa karagatang sakop ng Legazpi City, Albay at sumunod sa Calaguas Group of Islands sa Vincent's Camarines Norte, kung saan hindi napigilang mapahanga ng mga turista sa ganda ng lugar. The island is very, very beautiful. It's like a paradise island. Maliban sa mga malaparaisong tourist destination sa Bicol Region, ikinatuwari ng mga turista ang magandang ugali at pakikitungo ng mga Bicolano sa mga dayuhan. And what I like is to meet people, so you can meet people here because here are a lot of Philippine people. Dahil sa kanilang magandang karanasan, tiniyak ng mga dayuhan na muli silang babalik sa Pilipinas para mabisita pa ang ibang magagandang lugar sa rehiyon. Ayon naman sa Municipal Tourism and Heritage Operations, malaking bagay ito para mas mapasigla pa ang turismo ng bayan at mas maipakilala ang ganda ng isla ng Calaguas sa buong mundo. It is going to be also parang revenue generating for us because we collect tourism development fee. Ito benefit also the locals. Jessica Kalinog para sa Mornings with GMA Regional TV. Ipinagmamalaking taco Ilocanja ng mga taga Ilocos Norte, ating tikman sa reports. Likas na sa mga Pinoy ang hilig sa pagdiskubre ng mga bagong pagkain, lokal man o pagkaing banyaga. Kaya naman sa Luwag City, Ilocos Norte, ipatitikim sa atin ng estudyanteng si Alaysa ang isang bagong recipe, ang taco Ilocanja, lokal din ang mga sangkap. Umpisa natin sa paggawa ng wrapper. Ihalo sa flour ang evaporated milk. Sunod ang blended na dahon ng saluyot. Haluing maigi. Saka iprito. Sunod natin gawin ang toppings. Igisa ang alamang. Lagyan ng molasses o tagapulot sa mga Ilocano para tumamis. Sa kabila, i-deep fry ang tofu. Atin ang pagsamahin ang tofu. Tinadtad na black fungus o laplapayag. Malunggay flour. At ang bagoong alamang. Ilang sandali pa, maaari nang ihain. Pinoy style hanggang sa plating. Heto ang ating taco Ilocanja. Perfect sa usawan ang sukang Iloco na tinadara ng buwatsina, balayang at dayap. Ang recipe na ito ay pinagsama-samang ideya naming mga estudyante at faculties. Pagdating naman dito sa wrapper, alam naman natin na hindi lahat ng bata ay gusto ang saluyot. That is why we came up with the idea na gamitin itong main ingredient sa wrapper para mas magustuhan nila. Mainam raw ito sa mga umiiwas sa karne. Masanayan na natin na ang mga filling sa tacos ay karne. Kaya naman, naisipan namin na gamitin ang mga Ilocano ingredients and condiments as we all know that we are Ilocanos. Karaniwan sa mga pamilihan ang ingredients, kaya madaling lutuin at ihanda ang taco Ilocanja. Native siya sa Mexico, pero itong ginawa ng aming mga estudyante ay isang Ilocano dish talaga kasi ang mga ingredients ito ay nakikita sa atin at ito ay local. Paano? Mangantayon, Kapuso. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. Maayos ang pagtatayo ng boundary marker ng Pangasinan Zambales sa bulubunduking bahagi ng dalawang probinsya. Ang boundary marker ang simula ng pagpapatuloy ng konstruksyon mula sa daang kalikasan ng mga Tarim Pangasinan na magdurugtong sa Santa Cruz, Zambales. Sa oras na matapos ang road construction, ang dating mahigit 2 oras na biyahe ng Pangasinan, Zambales, magiging 30 minuto na lang. Tinayak ng Pendro na magsasagawa ng tree planting bilang kapalit sa mga punong tatamaan ng konstruksyon ng kalsada. Mga Kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. Friday is a day to finish your goals for the week. It is a day to celebrate that which you set out to accomplish at the beginning of the week. By Byron Paisafer. Friday is fun. Friday. No? Kasi weekend na eh. May pahinga na. May ganun. So, parang weekend loading, ano, partner? Oo. Mm.
Pero syempre, marami tayong aabangan. Marami tayong dapat na paghandaan, especially sa Lunes, partner. Naku, mag-vault in na tayo sa Monday, partner. Vault is 5 Legacy. Oo nga eh. Huwag palampasin ang umpisa ng Vault is 5 Legacy sa Lunes na po yan, May 8, alas 8 ng gabi. Naku, abangan natin ang mga karakter. Kasi nakilala na natin kung sino yung mga bida. Sino pa ba yung ibang karakter sa Vault is 5 Legacy? Yeah, malalaman natin yan. 8-8, di ba? Mayo 8. Alas 8 pa. Naku, invite na po mga kapuso ang inyong buong mag-anak. Sabay-sabay tayong manood ng Vault is 5 Legacy. At sabay-sabay tayong tayong mag-let's vault in! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Friday. Ako po si CJ Torida. Maaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si Joanne Punsoy, buong puso para sa Pilipino.